the world, man. Ito yung kulang dyan. Okay, aha. Sa mga teleserye, napaka-desente at maginoo ng mga kargador, eh, no? Parang hindi realistic. Kasi sa totoong buhay, sila yung mga manyakol, eh, no? Yung mga sit-sit ng sit-sit. So, this is my impression of a realistic kargador. Psst, 150. Thank you. Ayos? Okay. So, as you can see, mababa ang aking kalidad. Okay, man. Aha. Simple lang ang requirement ko sa pakikipagrelasyon. Basta't kinabukasan, nakakaihi ako ng maayos. Uy, walang nana. You're the one. May puzzle ako sa inyo, ha? Bakit hindi nagnanakaw ang Hapon? Bakit? Kasi hindi sila Pinoy. Right. Ayos, eh, no? Okay, man. Ano ang paboritong healthy breakfast ng mga informal settlers? Ano? Is Quaker oats. Yes, ayos, so okay. Wow. Actually, pet lover yung pamilya namin. One time, nagkaroon kami ng alaga na sawa. Hindi namin siya makakalimutan kasi yung bunso namin humulma sa tiyan niya. So mula noon, ako na naging bagong bunso. Ako na paborito. Rest in peace, bro. Okay. O nga pala, no? Napansin ko lang sa mga lalaki, iisa na lang ang inyong karapatan kapag kayo'y ikinasal na. Alam niyo ba kung ano yun? Magsinungaling. Sinakarlate yan. O, walang nagtaas, itams. Okay, ha? Ayos, ha? Okay. Ito, one time, meron akong nakadate, sabi niya, 24 years old lang ako. So, naniwala ako. Pero na-discover ko na matanda na siya kasi nakita ko yung buhok niya sa ilong, may uban. Yes, okay. Badoops. Yeah. Ayos, eh, ha? Naka-depressive trabahan to, ha? Ito, 41 years old na nga pala ako. Yeah, okay ba? 41 years old? Yeah. Kung di mo pa to nararating, yeah, this is your future, man. So, dinadapuan na rin ako ng madaming sakit. As a matter of fact, 3 days ago, I just had my first rectal exam. Tapos, nahuli ko yung doktor, inaamoy niya yung gloves niya. Sabi ko, Dok, bakit mo inaamoy yan? Sabi niya, hindi ah, tinitikman ko lang. So, doon niya nalalaman kung may sakit. Sa lasa. Yeah. Ito ah. Ayos eh, no? Okay. Ganun po talaga. Ang ginagawa ko yung sineset up ko kayo para sa next comedian. Okay ba? Itong sacrificial lamb. Okay, take one for the team. Okay. Ito pare ah. Sabi sa isang awitin, pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. So, paano ba yan? Naabot ko yung akin. Wala, naabot ko eh. So, results may vary. So, iba-iba talaga. Ito ha, yung commercial ng Nescafe, parang luma na siya, no? Yung ikaw, para kanino ka gumigising. Ikaw, para kanino ka gumabangon. Dapat palitan yon ng pangpinas talaga. Ipalit doon, ikaw, para kanino ka pabigat. Sa kuryente, magambag ka naman. Hindi mo kapiya. Nesto mo. Bawat pamilya, may buraw. Yes, okay. Pero okay rin, ano? At least may iniwan ako sa bahay, nagbabantay. Okay. Aha. Ito, sa napansin ko lang sa mga teleserye, napakalaking problema ng love triangles.
Hindi ba alam ng writers ng solusyon doon ay threesome? Ba't kayo nag-aaway? Magsalo kayo. Boys and girls, sinong nakaalala kay Leon Guerrero? Meron ba? Okay. Ito ha, nakabatch tayo, okay? Ito ha, ano ang tawag kay Leon Guerrero kapag siya ay nabading? Baklito lapid. Yes, nakagets naman, okay, pare. It's been a while, okay. Ito, sabi ng trainer ko, medyo napapajim ako ng konti. Kumain daw ako ng itlog. Yeah. So, pag araw-araw ako kumakain ng itlog, 3 times a day, pagkatapos ko nga lang mag-dental floss, may sumasabi, pulot na buhok. So, high protein din po yun. Siya ay itlog. Okay. Ito, share ko lang sa inyo, nung 12 years old ako, nahuli ko yung best friend kong si Edgar. Nakikipaglaplapan siya sa aming school bus driver. Hindi ako nagsumbong sa principal kasi nangako yung driver na ako yung next. Galing mo, Mang Mike. Okay. Sino ang late dyan? Ito, so I don't discriminate, pare. May mga kaibigan din akong bakla at tomboy. So one time, nakita ko yung kaibigan kong bading, pa-boardmate ko sa... Nakita ko, sabi ko, pre, bakit mo pinapasok yung popsicle sa puwet mo? Sabi niya, nababali kasi pipino eh. Alright. Yeah, walang sense, di ba? Okay. So I will do an impression. This is my impression of a McDonald's delivery guy about to have an accident. Ay, McDonald's delivery guy. Ayos, ayun, no? Okay. Ito, share ko isang nakakatakot na pangyayari pala yan. One time yung bahay namin, pinasok ng aswang. Wow, nagpanik ako. E di yung aswang, pinakitaan ko siyang krus. Natawa yung aswang, sabi niya, hindi ako tatablan yan! Born again ako! So magkaiba sila ng faith. Yung joke na yun ay tungkol sa respect. Ito, share ko lang sa inyo. May puzzle ako pa. Bakit laging bata ang sakristan? Kasi pumapalag ang mama. Diba? Pag mama yun, may uppercut na si father. Diba? Wala ko sinabi, ha? Okay. So, May nakausap din ako minsan, sabi niya, ikaw Ryan, misteryoso ka, ano ka ba talaga? Pro-abortion ka ba o anti? Sagot ko lagi, I don't want to find out. I don't want to find out. And 41 years old, pare, walang anak, withdrawal king. Okay, nasa timing po yan, okay. Ito, may puzzle ako sa inyo, pare. Ano yung tawag, pare, sa maasim na sex? Foxy. Kasi mo baby ah, Foxy. Ito madalas ding tanong sa akin, Ryan, do you do drugs before hitting the stage? Sagot ko, oo. Alam nga namang gawin ko yun during. Tagal dito. So epics pare, epics. Okay. Sinong nakakamiss kay Pinoy? Wala, okay. Ito, nanimiss ko si Pinoy kasi nung panahon niya, sobrang mura ng marijuana, no? 20 pesos, 40 pesos, isang stick, ano? Sobrang mura. Dati pinamimigay ko lang yan, parang candy. Sumog. Ngayon, sobrang mahal. Yeah, last week, nakita ko ng tropa ko, humihintit ako sa may beach. Ryan, pengi naman, no? Ha? Wala. Mahal po talaga ngayon. Okay.
So kami po ay masyado ng dupang. Okay. Ang ancient word yun ng ganid. Okay. Aha. Ito ang magandang sideline sa office, yung networking eh, no? So, nung nag-office ako, binanggit din sa akin yung magic sentence na, Ryan, ikaw, open-minded ka ba sa business? Yeah. Sabi ko, ikaw, open-minded ka ba sa shabu? Kung ayaw mo nang tinitira ko, ayaw ko rin nang tinitira mo. So, yun, nag-shabu kami dalawa. So, ngayon, member na ako ng USANA. Yeah. Ayun, nangako ako eh. So, a man of my word. Okay. Ito, may puzzle ako siya sa inyo, Praya. Ano naman ang scientific term ng bagong ahit na pubic hair? Invisible ball. Sabihin ng doktor, nurse, perform invisible ball. Operahan ko siya mamaya. Okay. Ito, galit tayo sa ipis na gumagapang. Galit tayo sa ipis na lumilipad. Pero ako, pinakaayaw ko sa ipis ay ang lasa. Yeah. Pero okay siya pag may suka. Ito ha, ayon sa Social Studies Philippines, 50% ng lalaki sa Pinas ay nasubukan ng ma-BJ sa loob ng kanilang kotse. The other 50%, walang kotse. So, wala akong kotse, ah. So, nasubukan ko na yun sa loob ng bus. So, okay lang, ah. Oo, oh, babae yun. Siya na nagbayad ng ticket ko. Sino mga nakaabot ng Betamax at VHS dito? Meron? Hey, good. Yeah. Okay yung panahon na yun, meron. Napakahirap kumiram ng porn, di ba? Di mo alam saan mo ilalagay pag iuwi mo sa bahay, ano? Tatago mo sa likod ng uniform. Sa pag ng kaklase mo, okay. Pero may tradisyon noon na wala na ngayon. Yun ang tinatawag na group jackol. Alam niyo yun? Isang tape ng Betamax, tas kanya-kanyang pwesto yung tropa, no? Sa isang kwarto lang yun, may magtatakit ng kumot, may magtatakit ng unan. At doon nagkakabistuhan kung sinong mababakla.